ng Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. Mga kapatid sa Islam, patuloy natin hilingin kay Allah na tanggapin niya ang ating mga pag-aayuno at ating mga pagdarasal o sala. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tumatanggap ng ating mga gawain. Mga kapatid sa Islam, biyayaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagtatiyaga na kumplituhin itong salat at tarawih, sapagkat sila ay nagsakripisyo ng isa, dalawang oras, humigit kumulang, na kung tutusin ay bakanting oras naman talaga ng isang normal na mamamayan. Kadalasan, ginagamit lang ito sa panonood ng TV, pagpapahinga sa bahay. Kung maliit ka man ng isang oras o dalawang oras, kasama na traffic doon, sa iyong pagpapahinga, ay malaking bagay naman ang iyong nakukuha. Sapagkat, kung titingnan natin yung konsepto ng nagcha-charge, ito yung tunay na nagcha-charge. Dahil hanggang sa pagkatapos ng Ramadan, malalaman mo na parang pag bumalik ka na sa normal at wala na yung tarawih sa pagtatapos ng Ramadan, piling mo kumonti yung sala at parang piling mo kayang-kaya mong isagawa ang sala. Isa yun sa napakalaking biyaya. Yun ang nag-charge. Kasi yung nag-charge, parang sila, hindi nag-charge kasi hindi mo pinuno eh. Kaya pagkatapos ng Ramadan, ay mabilis humihina o nanunumbalik ang katamaran, wal-iyadu billah, sa sala. Kaya hinihikayat ko na lang ng husto na pagtiyagaan ang salatut tarawih. Lan tanalul birru. Natatandaan nyo, sinabi ni Allah, hindi daw ika magtatagumpay ang kabutihan hanggat hindi ka nagsasakripisyo ng bagay na gustong gusto mo. Ano yung bagay ng gustong gusto mo? Magpahinga ng maaga. Matulog ng maaga, manood ng TV, teleserye, probinsyano, anumang kasabay nitong ating salatut tarawih. Pero yun ang totoo. Pero mas malaki ang biyaya na inihanda dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, bilang bagong kwento, nais ko munang ipaliwanag ang mga tungkol sa pag yung taong gumagawa ng kasalanan. Alam nyo ba na ang isang kasalanan ay nagiging mabigat depende kung sino ang gumawa? Ulitin ko. Alam nyo ba na ang isang kasalanan ay nagiging mas parang malaking kasalanan depende sa taong gumagawa nito? Maunawaan natin. Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mayroong isang badu, Arabi. Yung badu, yung parang netibo nila na nakatira sa disyerto. Anong ginawa nito? Umihi sa masjid. Kumbaga sa atin, parang yung hindi edukado nakatira sa bundok. Umihi sa masjid. Lahat sila ay nangangagalit. Bakit iihi sa masjid? So yung mga sahaba, nagmamadali, papunta sa kanya, gusto siya buntalin. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingnan nyo, hayaan nyo. Subhanallah, tingnan nyo yung hikma. Hayaan nyo muna. Hayaan nyo makatapos. Bubuntalin mo, umiihi yun. Pag dumating ka, pipigil, magkakasakit yun. Di ba? O di, magkakasakit. So, concern ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kalusugan nun. At pangalawa, pag pinigil mo yun, umiihi, mas lalong, ay, spray yun sa inyo kung saan-saan pupunta yun. So, yun ang hikma. Yun ang hikma. Hayaan nyo na. Okay na yan eh. Umiihi na, ituloy niya na yung pagtapos niya. Pagkatapos, kinausap siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingnan nyo yung hikma. Tingnan nyo yung wisdom. Sabi niya, alam mo ba ika na ang masjid ay para sa panalangin? Simple. Yung masjid, hindi yan palikuran, kubeta, CR na dapat mong gawin yan. Dapat manatiling malinis. Ito ay bahay dalanginan. Sino yun? Arabi. Ano sabi ng Arabi? Allahumma arhamni warham Muhammad. Ya Allah, kaawaan mo ko at kaawaan mo si Muhammad. Wala tarham minna ahada, at huwag mo silang kaawaan. Yung mga taong gustong bumuntal sa akin, ang kaawaan mo lang ako at si Muhammad. Nagdua pa. Kasi natuto eh. Kaya lang sa dua niya, at sila, ya Allah, huwag mo kaawaan. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dayaqtal wasi'. Yung malaki ay pinaliit mo, pinasikip mo. Ano yun? Yung awa ni Allah.
Imagine, kaya ito yung pangbungad, kung ang gumawa nito ay isang sahaba na may kaalaman. Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, magiging masyadong malaki yung kasalanan na yun para sa isang taong may kaalaman o matuwid o malayo na ang kanyang naabot sa Islam. Kesa dun sa isang bago palang Arabi at hindi madalas makasamang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil nakatira nga ito sa disyerto. Nakukuha niyo kung anong punto ko dito? Merong mga tao, dahil sa sobrang gawa, palagi maraming kasalanan, kahit anong gawin kasalanan makita mo sa labas, kasi ay, kilala na yan, killer yan eh. Pumitik lang pala ng tenga eh, wala sa kanya yon, namitik ng tenga. Kaya yung isang taong rapist, kung mamboso, eh ano naman, eh rapist nga yun eh. Boso lang, ano yan. Nakita nyo kung ano yung kasalanan, pero yung isang taong matuwid na matuwid para gumawa ng isang maliit na pagkakamali, halimbawa, isang taong hafidul Quran, alam nyo yun, yung nag-memorize ng Quran buong buhay niya. Puro basa ng Quran yun, nasa masjid, palagi, tilawa, imam sa tarawih, nakita mo nanood ng sini. Astaghfirullah, wala karapatan manood ng sini, hafidul Quran eh. Astaghfirullah, anong pakialam mo kay Iron Man? Hindi ba? Bakit ka nanood ng sini? Bakit? Kasi tinataas mo siya na hindi siya pwedeng magkamali ng ganun. Bakit? Kasi tinaas niya ng husling level niya. Yan ang tingnan natin. Asan kaya tayo pagdating sa paggawa ng kasalanan? Tayo ba yung pag nakita ng tao na palagawa naman ang kasalanan yan, bali wala lang. O ikaw yung pag na-late sa sala ay malaking issue na sa'yo. Kaya sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ang taong may takwa, may tunay na pananampalataya, may tamang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pag nakagawa ika ng kasalanan na maliit, ay animoy babagsakan siya ng bundok sa kanyang sarili. Oh, maliit na kasalanan. Na-late sa sala, nakakita ng binti ng babae, astagfirullah aladim, maliit na kasalanan. Pero yung tao na palagawa ng kasalanan, walang takot sa Diyos, walang pananampalataya, pag nakagawa ng malaking kasalanan, ay parang may langaw sa ilong na bubugawin lang. Hadis to. Simple lang eh. Bakit? Kahit gano'ng kalaki na kasanay na eh. Ito kasalanan. Subhanallah. So patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita nyo? Asan kaya tayo doon? Extreme? Ibilang naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na mayroong puting puso na pag nakagawa ng itim na tuldok na kasalanan ay kita agad at gusto natin kagad itong baguhin. Ang ating kwentong aalamin ay mula pa rin saan? Yes, mashallah. Magbabago rin to, sabar lang. Mula sa Banu Israel ay merong isang abid. Oh. Pag sinabing abid, ay sukdula ng pagsamba. Napakataas. Sumamba siya, mashallah. Oh, tita nyo. Yung abid na ito ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala for 70 years. Inuulat na kung sumamba siya ay sobrang taas. 10 days, sunod-sunod, sala, fasting, dikir, sadaka, hindi mo makausap, 10 days. Maghintay ka, pa-schedule ka, after sa ikalabing isa, dun mo siya kausapin. Kasi ayaw niya magpa-istorbo eh. Subhanallah. Dire-diretso 10 days. Ganun sumamba si, ang pangalan niya ay si Barsisa. Siguro ang iba sa inyo na pakinggan nito, pero magandang kwento to. Bukod sa magandang kwento, maraming aral. Pati mga shaitan, sinisisi ni Iblis. Isang tao hindi niyo matukso. Si Iblis, ha? Yung pinuno ng Satanas. Nagpapadala siya ng mga general para tuksuhin niya magkasala. Hindi niya yan mapagawa ng kasalanan. Sabi sa isang ulat, sa matandang kasulatan, pati si Iblis sumubok. Nabulungan, tuksuhin, at hindi nagawa. So sobrang lakas nun. Binigyan ng sakit para maging tamad sa pagsamba. Waipek. Tuloy sa pagsamba. Abid. Sobrang palasamba. So sa ganitong kataas na uri ng pagsamba, paano ang
sitwasyon. Paano ito tutuksohin? Subhanallah, ang shaitan, si Iblis, ang kalaban ng tao, ay hindi katulad ng tao na mabilis sumuko. So, kung hindi man yan matukso sa mga, hindi mapainom ng alak, hindi magsugal, hindi man babae, kung sino-sino nang pinadala ni Iblis na magagaling na manukso ng mga satanas, ng mga shaitan, sobra abid, samba, 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 wala na yatang ganto sa panahon ngayon. Dahil tingnan nyo, after Ramadan, tingnan nyo ang masjid, maliban sa Jumaah. So ito ay kumalat na balita sa Banu Israel. Si Barsisa, sobrang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang shaitan parang na-challenge. Pinadala sa kanya ang shaitan na Abyad, ang pangalan. Allahu alam, may iba-ibang riwaya, sabi, nagpakita sa itsurang tao, sa isang mga ngaral din, na kasama niya nagsasala, at ang sabi ang ilan ay bumubulong. Wallahu alam. Hanggang isang araw, merong tatlong magkakapatid na gustong pumunta sa jihad fi sabilillah. Narinig nyo? Jihad fi sabilillah. Hindi terorismo, ha? Iba yung terorismo sa jihad. Yung terorismo magpapasabo ng bomba sa sarili, hindi jihad yon. Ito, nung panahon ng Banu Israel, may tunay na jihad, nakikibaka sila sa landas para kay Allah. Yun ang ginagawa nila. Ngayon, nagsisuicide yung tao, pinapatay kapwa niya Muslim. Hindi yung jihad, yun ay terorismo. Hindi yun ang paksa natin, pero sa tuwing binabanggit ko to, gusto ko bigyan ng diin para hindi natin maisip na yung jihad, yun ang terorismo. Magkaiba. Magkaiba. Tatlong magkakapatid, gusto mag-jihad, fi sabilillah. Ang problema nila ay meron silang kapatid na babae na walang magbabantay, dalaga. At isip na sila ng isip kanina, pagkakatiwala, papano na lang yung panawagan ng jihad. By the way, of course, maraming ahkam ang jihad. Sa pagkakataon nito ay voluntary, gusto nilang sumamba ng mas mataas. Voluntary, merong fardo kifaya, fardo ain, and so on and so forth. Kanina'y pagkakatiwala, wala silang kamag-anak, kasino ang magbabantay sa kapatid nilang yon? Magiging dahilan ba yun ng hindi nila pagtuloy sa isang malaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yun yung makipaglaban sa landas niya? Hanggang sa naisip nila ang pinakamataas na sumamba sa kanilang panahon, kilalang kilala sa kanyang kabutihan, na ang pangalan ay si Barsisa. Ano kaya kausapin natin si Barsisa? Siya na lang ang magbantay. Gagawa natin siya ng silid, ng kwarto. Itong tagatingin sa kanya, magdadala ng pagkain. Si Barsisa, siya ay matututo sa kanya. Siya ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kinausap nila si Barsisa. Ang sabi ni Barsisa, hindi ko gusto dahil ako ay lalaki, siya ay babae. Ganyan. Alam niyo na. Pero sa huli, na-convince din nila. Bakit? Dahil kung pumayag ka, natulungan mo kami mag-jihad, pareho tayong may reward kay Allah. So, ganun ang abid. Ang isang taong palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay palaging nakahangad sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa na-convince nila itong si Barsisa. Nang na-convince nila, natuloy ang tatlo, makibaka, sa jihad, fi sabilillah, hindi terorismo, dito nakakita ng pagkakataon, tuksuhin siya ng shaitan. Tuksuhin. Paano ginawa? Yabyad. First day, katok. Pagkatok, pagbukas ng pinto, pinasok ang pagkain. First day. Nagpatuloy yun. Kakatok, taam. Singit ng pagkain. Pangalawang araw, pangatlong araw, isang linggo, kakatok, ito na yung pagkain mo. At lumipas ang ilang mga araw o linggo marahil, bumulong na ang shaitan. Ikaw, kakatok ka, papasok mo yung pagkain, hindi mo man lang salamin. Salam! Salam! Hindi pa lang kung buhay pa yung kumakain doon. At least magsalam ka. Salamu alaikum. Mashallah. Di ba? Nasubukan niyo sa internet. At least magsalam. Salam. Baka sumagot. La ilaha illallah. Ha? Salam. Messenger. WhatsApp. Eh siya hindi siya nagsasalam eh. Pagbukas, pagkatok, bukas ng pagkain, pasok ang pagkain. Sara.
So sabi ng shaitan, anong klase kang tao? Hindi mo man lang salamin. Wala bang reward sa salam? Hindi ba yun hack ng Muslim sa Muslim? Magsalam ka, salamu alaikum. So, ginawa niya yun. Salamu alaikum. At sumagot, wa alaikum salam. Masyala, buhay. Oh, ito ang pagkain. Nagpatuloy yung salam, salam, salam. Ilang mga araw, kasi nagjijihad yung mga kapatid, hindi pa bumabalik. Anong ginawa? Taam, pagkain, taam. Salam, sual. Sumunod na bulong ng shaitan, matyaga. Pagkatapos itusan magsalam, ay inutusan naman siya, tanungin mo, kamustahin mo, baka may kailangan, nahihiya lang eh. Baka mamaya gusto niya ng ganito, gusto niya ng prutas, o naalatan sa luto mo, o di kaya, at least, papa, ano bang kasalanan sa magtanong? Sister, kumain ka na, anong masarap ba? Ganun. So inisip niya yun hanggang sa, yun ang ginawa. Wala namang masama sa ginagawa mo eh. Concerned ka sa kanya eh. Haram ba yun? Nakita niyo shaitan? Haram ba yun? So anong ginawa niya? Katok. Salamualaikum. Waalaikum salam. Kamusta? Anong kulay yung sopa niyo dyan? Mainit ba kagabi? Napanood mo na yung Avengers? So kung ano-ano yung tinatanong niya, humaba na yung kwentuhan. At pag naririnig niya na yung boses, dito na ipapasok yung isang issue. Sabi ng ating mga ulama, ang boses ng babae ay aura, ito ay fitna. Narinig niyo na ba yon? Sa mga wala lang sa kanila, pati boses ng babae ay dahilan para makapag-zina ang lalaki. Totoo yon. So dahil humahaba na yung kwentuhan nila, sa halip na pagkain lang, kung ano na yung tinanong niya, mga bagay na wala namang, minsan pa nga eh, tatanong yung ano pa eh, tungkol pa sa pagsamba eh. Hindi ba? Ganun ang shaitan eh. Oh, nagtarawi ka ba kagabi? Masha'Allah. Ilang raka'a? Sino imam niyo? Anong sura na kayo? Oh! Anong sura na kayo? Sa tarawi? Kami tapos na ng bakara eh. Masha'Allah. Sige, tuloy. Bakara, kung ano-anong pinag-uusapan niyo? Islam! Islam ang pinag-uusapan nila. Na akala mo hindi kayo makakagawa ng kasalanan. Pero nami-miss niya na ang boses hanggang sa humahaba na yung kanlang kwentuhan na supposed to be ay magpaabot lang siya ng pagkain. Eto na. Humaba pa yung panahon. Bumulong sa kanyang shaitan at sinabi, alam mo ba, humahaba yung kwentuhan nyo? Nasa labas ka ng pinto, nasa loob siya. Dumadaan yung mga tao, nakikita ka na nakikipagkwentuhan ka ng mahaba. Subhanallah. Ikaw si Barsisa, abid. Palasamba ka tapos ganyan ang papakita mo sa tao? So anong gagawin ko? Pumasok ka sa loob, kausapin mo, para hindi ka nakikita sa labas. Sa loob? Papasok sa loob? Oo, eh, kaysa pag-usapan ka, na isa kang mananampalataya, paki-chat ka ng chat dyan sa babae na yan, mashallah. Ito, modern day applicable to eh. Baka hindi nyo pa narinig, haram makipag-usap sa hindi mo mahram kahit sa internet. Anong dalil? Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang isang lalaki at isang babae, pakinggan nyo mabuti at ilagay nyo sa puso nyo, huwag kayo ma-entertain. Totoo to, wallah, hindi ako nagbibiro. Pag ang isang lalaki at isang babae nasa khalwa, nasa private, thalith, nagiging tatlo sila. Wathalithahuma as-shaytan. Nagiging tatlo sila at ang pangatlo sa kanila ay ang shaytan, kahit pa pinag-uusapan nyo tafsir ng kul huwallahu ahad. Pag magkachat ba kayo ng babae na nakita mo maganda, sa nakahijab, Muslim, Fatima, Khadija, mashaAllah, sinalam mo, may kasama ba kayo doon? Wala eh. Nasa cellphone. Kahit pag-usapan nyo, tafsir, kul huwallahu ahad, haram sapagkat ang pangatlo sa inyo ay shaitan. Hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yun ay khalwa. Maliban kung merong mga dahilan na kinakailangan tinatanggap ng sharia. Halimbawa, gusto mo magpakasal at sinabi mo, salamu alaikum, paano makakausap ang tatay mo para mag-propose? Narinig niyo yun? Paano makakausap ang wali mo at gusto kita? Hindi yung pa-cute. Nagpapa-cute eh.
Hindi ko ano-anong tinatanong mo na wala, gusto mo magpa-impress. Wallahi al-adim. Mahuhulog ka sa tulad nito. Hanggang sa bulong sa kanya ng Shaitan, pagbulong ng Shaitan, nakakahiya, ika. Nasa labas, nakikita kayo, pumasok ka sa loob at doon kayo magkwentuhan. At nang pumasok siya sa loob, doon sila nagkwentuhan. Subhanallahi al-adim. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mata ay nagzizina, ang tenga ay nagzizina, ang kamay ay nagzizina, ang paa ay nagzizina. Anong zina nila? Lahat ng daan para makagawa ka ng zina ay itong mga kamay mo na ito. At tatanungin lahat yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Iblis may arsh, may trono. At sa trono niya, nasa tubig, wallahu alam kung saan tubig ng mundo, pero nakakakilabot. At nagre-report sa kanya yung mga shaitan. Nagre-report. Ikaw, ano, konting bulong pa po, magnanakaw na yung aking inuudyokan. Yung isa, konting bulong pa po, siya ay makakagawa na ng ganito. Isa, at isa sa gusto ni Iblis na magre-report sa kanya, yung pinaghihiwalay niya yung mag-asawa. Sinusuportahan niya yon. Nag-report yung isa, konting bulong at maghihiwalay ni mag-asawa. Yan ang gusto ko. Antaan, sabi sa hadis, ikaw ang totoo, tuloy. You see? Ganyan ang pitna na nadudulot ng tao. Bakit? Lahat ng ito nagsimula saan? Pasalam-salam. Taam, kamusta? Kay pahalok? Nagsala ka na ba? May hijab ka ba? Allahu Akbar. Islam eh. Lahat ng tinatanong Islam eh. Lahat ng tungkol sa ikalalakas ng pananampalataya. Masha'Allah, memorize mo ba yung Tabarak? Tabarak! Masha'Allah, kasi gusto ko sa anak ko, ituturo niya yan eh. Masha'Allah, galing. Lahat ng karunungan sa Islam, gagamitin para makapasok sa babae. Wal-iyadu billah. Tapos tingnan nyo kung saan napupunta yung mga tao, fitna. Bakit? Wala silang kasama dun. Nandyan yung wali! Hindi ba't may wali na katuruan sa Islam, number one? Wali. O di kaya, isa pa tong tip, o di kaya, kumausap ka ng isang babae, Muslima, kilala nyo, na doon ka dumaan, gusto ko mapangasawa si Pulana. Napakaraming paraan, pero ang ginagamit natin paraan, yung haram na ito, yung kutwat ng Shaitan. So, nakapasok siya sa loob, and tuloy-tuloy, usap, araw-araw, usap, silang dalawa, wallahi al-adim, hanggang siya ay nakapag-zina. Nangyari ang hindi dapat mangyari, wal-iyadu billah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. O kayong mga mananampalataya, huwag nyo ika sundan ang khutuwat, hakbang ng shaitan, maliliit. Walang shaitan na sasabihin, huwag ka magsala. Ang uunahin niya sa'yo ay bitiwan mo yung dikir, bitiwan mo yung sunna, hanggang sa mabitiwan mo yung malalaki. La tattabi'u khutuwati shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sapagkat totoo na malinaw na kaaway niyo siya. Pero yun ang ating sinusunod. Mahaba pa yung kwento ni Barsisa at inshallah puputulin ko dito. Kasi nagzina siya. At anong kahihinatnan niya? Sapat na ba yung magzina? Abid. Ito yung sinasabi ko. Isa siyang mananampalataya. Mataas siya sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala para makapagzina. Bakit? Yung mga tao hindi nagsasala, hindi sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makakumit ng adultery o zina, ay kasi wala naman yan sa Islam eh. Umiinom nga yan ng alak eh. Pero yung taong samba, 10 days straight, hindi mo makausap dahil nasa masjid at biglang nagzina, mahirap yon. So ito ay khutuwat ni Shaitan at naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ko na gagawin nyo, isi-search nyo yan, spoiler kayo ha. Abangan natin bukas kung anong mangyayari kay Barsisa at naway patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, last, pinapaalala ko ito. Ilagay natin yung ating sarili sa ganitong sitwasyon para hindi natin tingnan na ang maliit na kasalanan ay baliwala. Na hindi mo alam, ginamit yon para dalhin ka sa malaking kasalanan. Wal-iyadu billah. So inshallah, painggan natin ito bukas. Barakallahu fikum, zakumullahu khairan, wa sallallahu ma'ala nabiyyina.